tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinarakila. Salamat sa patuloy na pagbuhos ng iyong biyaya sa amin, sa iyong pag-ibig, ganun din sa iyong pag-iingat sa amin. Samahan mo muli kami sa aming pagsamba sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita at sa aming sama-samang pananalanginan. Nawa ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at pangunahan kami sa aming paglapit sa iyo sa pananalangin. Ito ang aming samot panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa unang aklat ng mga awit sa Kapitulo 1 ay ganito ang sinasabi. Mapara ng tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga nalilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol niya mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita nating binasa sa gabing ito. Ang sumulat ng awit ay nagpapakita ng dalawang uri ng tao. Ang matuwid at ang masama ay pinagparis. Makita natin ang pagiging mapalad ay sumasakop sa lahat ng sangkap ng tunay na kagalakan. Ito ay tungkol sa mga bagay na tinanggihan, nakasamaan at pagsisikap o pagsunod sa kautusan ng Diyos at nagbubunga ng kasaganaan. Tingnan natin ang tinanggihan. Sa versikulo 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manlilibak. Hindi siya nakikinig sa payo ng masama. Ito ay maganda sapagkat makikita natin na ang kanyang pinakikinggan ay hindi ang kasamaan kundi ang kabutihan na nagmumula sa Diyos. Hindi lumalakad. Sabi sa ikalawang bahagi ng talata, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi siya lumalakad o sumusunod sa masamang halimbawa na ipinakikita ng kanyang mga kasama o ng kanyang mga kaibigan o ng mga tao sa kanyang paligid. At ikatatlo, hindi umuupo sa upuan ng mga manlilibak. Ang ibig sabihin doon ay hindi siya nakikisangkot sa gawang masama. Wala siyang fellowship doon. At ito'y mahalaga. Ang bawat kalagayan ng mga tao ay pasama ng pasama, ngunit siya sa kanyang sarili ay nalalaman niya kung sino ang kanyang dapat sundin. Pagkatapos, noon ay hindi lamang yon, kundi ang hinahangad niya, yung kanyang layunin, the purpose of his life. Ang sabi rito ay, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ang hinahangad niya ay walang iba kundi ang sumunod sa salita ng Diyos. Nakikita niya na ang salita ng Diyos ay hindi nagtatali sa kanya kundi nagbibigay ng kalayaan. Dinadala niya ang kanyang buong buhay sa liwanag ng salita ng Diyos. Nagagalak siya sa pagsunod sa mga katotohanan ng salita dahil sa ito ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay. Dito niya binabatay ang paraan ng kanyang pamumuhay. Ikatatlo na makikita natin ay ang gantimpala na kanyang mararanasan o nararanasan sa kanyang buhay. Sa talatang 3, sabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang gantimpala o rewards ay masusumpungan ng taong ito na makadiyos. Katulad ng halaman
na sagana sa tubig. Merong kagandahan, merong stability, may prosperity. At mapapansin ninyo dito, sabi ang wika rito ay itinanim sa mga sipin ng mga agos ng tubig. Alam niyo hindi siya basta tumubo, kundi siya ay itinanim o inilagay doon sa lugar na yon. At masusumpungan natin na ang kanyang paglilingkod at ang kanyang pamumuhay ay mayroong kasaganaan at laging sariwa siya. Ibig sabihin ay laging maganda ang kanyang mga dahon. Ang kanyang buhay ay maganda. Sa susunod na bahagi naman, ay masusumpungan natin ang malungkot na kalagayan ng masama. Ito ay nakakahambal sapagkat makikita natin yung worthlessness ng kanyang kalagayan. Worthlessness at the ungodly. Baligtad sa kalagayan na nauna, makikita natin na siya ay katulad ng ipa. At hindi, sabi rito ay walang laman. Yung panakabalat noong laman ay iyon ang ipa. Naaalala ko yung ginagawa ng aking ina noon na kapag siya ay nag-aayos ng palay ay pinapahanginan niya. Sabihin ay pagkatapos bayuhin, natanggal na ang mga ipa, yun ay pinapahanginan. Ang sabi rito sa banal na kasulatan ay, ang wika rito ay, siya'y katulad ng ipa, kundi parang mga ipa na itinataboy ng hangin. Nawawala ng kabuluhan, worthless ang kanyang kalagayan. Ito ay pinapahanginan upang maiwalay sa mga butil. Ang ikalawa ay yung insecurity ng walang Diyos. Ang wika rito sa talatang 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Doon natin makikita yung kalungkutan ng masama. Sa araw ng paghuhukom, ang sabi ay hindi siya tatayo. At kasama siya ng mga masama. Ang wika rito, the plans and purposes and hopes of the ungodly will come to naught. Dapat nating masumpungan yun, mga kapatid. Huwag nating pabayaan na ang ating mga mahal sa buhay ay mayroon ng ganoong kalungkutan na hindi pa nila nadadama ngayon. Pero darating yung panahon na yun ay makikita nila. Ang wika rito, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol niyang mga makasalanan sa kapisanan ng mga matuwid. Nakakalungkot yun. They will never stand before God in righteousness. Hindi ninyo kailangan na maging dalubhasa upang hatulan kung sino ang dapat ninyong sundin. Pagiging makadiyos o ang pagiging masama. Pagiging makadiyos ay titiyakin nating maganda ang magiging resulta. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang mga anak niya ay ganoon. At dapat maging ganoon. Pero ang masama ay alam nating masusumpungan ang kalungkutan. Ang sabi niya, ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sa paghuhukom ay ihihiwalay ang kambing at ang tupa. Ang masama ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ngunit ang mabuti ay tatakpan ng tinapos na gawain ng ating Panginoong Yesus. Sinabi dito sa talatang 6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang masama ay mapapahamak. Sana mga kaibigan at mga kapatid, makita natin at masumpungan ang kalagaan ng bagay na ito. Sapagkat narito ang ating pamumuhay, tayo ng mga may roong katwirang minana natin sa ipinagkaloob ng ating Panginoon, masumpungan tayong nagyayaya o kumukumbinsi sa mga taong kinakailangan ang pagtitiwala sa Panginoon at ang pamumuhay na kasama ang Diyos. Tayo po yung manalangin. Dumako po tayo sa panahon ng ating pasasalamat at pananalangin. Ating pasalamatan ang Diyos sa
patuloy na kalakasan na atin na tatanggap at nararanasan sa kanyang kalinga at gabay sa atin. Ganon din sa mga biyaya na ating natatanggap sa araw-araw. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga tugon sa ating mga panalangin. Meron tayong mga katugunan na kahilingan sa Panginoon na ating nararanasan at ating natatanggap. Pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin ang Diyos sa natapos na isang buwan muli ng Oktubre ng pagdiriwang ng buhay. Tayo ay nananagana sa ating sama-samang pagbabahaginan sa ating pananambahan at salamat sa Panginoon sa patuloy nating pakikiisa sa ating gawain upang ang ating virtual worship ay patuloy na mag-uugnay sa atin sa gitna ng ating hindi pagkakasama physically. At din pasalamatan ang Panginoon sa bagong buwan na naman. So next Sunday ay is November. Isa na namang pagdiriwang, sambuang pagdiriwang ng stewardship bilang mga katiwala ng Diyos paalaala sa atin. So yan po ang ating emphasis sa buwan ng Nobyembre. Salamat sa Panginoon sa panibagong buwan ng pagdiriwang ng buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa marami nating mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan sa buong linggong ito. Salamat sa buhay na kaloob sa kanila, kalakasan, pangunguna at kaligtasan. Ating dalangin na nawa ay mapuno sila pa ng ibayo pang pagsusumikap na maging matatag sa kanilang pananampalataya at buhay upang panibagong taon ay mas lalong maging makahulugan sa gitna ng maraming hamon sa buhay. Pasalamatan din natin ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Salamat sa buhay at pagpapala ng pag-ibig at pagmamahala ng ating mga kapatid. Ating dalangin na nawa ay patuloy silang puspusin ang pag-ibig ng Diyos upang sila ay mananagana sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa kanilang pagsisikap na ang Diyos lagi nasa kanilang kalagitnaan. Atin po ngayong gaganapin ang mga kahilingan, panalangin kahilingan. Ating patuloy na ipanalangin ang ating kalalagayan, ang sitwasyon natin ngayon, lalo't higit sa katatapos laang na bagyo. Marami nating mga kababayan, ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa bandang Mindoro, ang sobrang nasalanta ng bagyo. Kaya dalangin natin, samaan natin sila sa dalangin na nawa ay patuloy ang pagkupkup sa kanila ng Diyos kasama ang mga tulong na maipaabot natin at ng iba pang mga kababayan para sa kanilang lubhang kalalagayan. Ating patuloy na idalangin ang ating bansa sa kanilang mga pagsisikap nawa ay ang unang konsiderasyon ay ang pangangailangan ng mas nakararami. Dahil magpasahanggang ngayon ay makikita natin
na ang mga resources ay laging nakapabor doon sa naandun sa kapangyarihan. Panalangin natin na nawa hipuin ng Diyos ang kanilang mga puso upang makita ang maraming nagugutom, maraming walang pagkain sa mesa, maraming nagkakasakit na walang perang namamatay na lamang, walang kayang ipapadoktor. Sana ay makita ito ng ating leaders upang makatugon sa pangangailangan ng mamamayan. Ating ipanalangin ang ating iglesia, ang ating mga gawain, ang ating mga paghahanda, lalo tigit sa ating nalalapit na anibersaryo na pagdiriwang ng 109 na taon ng pagkatatag. Nawa ito ay maging matagumpay at ang pakikibahagi, pakikiisa ng bawat CROs para sa presentations ay magiging maayos at magtutulong-tulong ang bawat isa. Ating idalangin ang ating mga kapatid na nasa karamdaman. Ang kapatid na Luz, ang pangangailangang pinansya sa kanyang operasyon o anumang paraan para sa paggamot ng kanyang karamdaman. Panalangin natin na nawa ang Panginoon ay magturo ng ano ang nararapat na gawin kasama ang provision na nawa ay hipuin ng Panginoon ang mga taong makikita ang kanyang kalalagayan. Panalangin natin patuloy ang ating mga kapatid Lita Alpaharo, ang kapatid Aileen Bakal, si Ate Bilin, ang iba pa nating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, nawa ang makita nila ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay upang manatili silang matatag sa kanilang pananampalataya sa gitna ng kanilang karamdaman. Ating ipanalangin ang mga pamilyang naroroon sa kalungkutan katulad ng pamilya ng mga lastimado, sa pamilya nila ni Lirio sa pagpanaw ng kanilang lolo. Ating panalangin na nawa ay patuloy silang kupkupin ng pagmamahal at comfort ng ating Panginoon upang sa gitna ng kalungkutan ay makita ang kagalakan na nagmumula sa Diyos sa kanilang mga puso. Ating ipanalangin ang mga pagsisikap ng bawat pamilya sa paghahanap buhay, kaligtasan, patuloy at proteksyon. Ang pangunguna ng Diyos ang siyang igawad upang ang bawat tahanan ay mararanasan ang kapayapaan, ang pagsasama-sama, ang pagkakaisa sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng maayos na pamumuhay bilang isang pamilya. Gitna sa lahat ay kanilang pagkakaisa sa pananampalataya. Ating idalangin patuloy ang ating mga estudyante, mga guro, mga magulang na nagsasama-sama para sa pagkatuto. Dalangin natin na nawa ang kanilang kalalagayan at uri ng pag-aaral ay makapagdudulot ng kakaibang pananaw upang harapin ang ganitong uri ng pag-aaral at pagkatuto sa gitna ng mahirap na panahon ngayon.
ating dalhin ang ating mga personal na mga kahilingan sa Panginoon sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na aming pinag-aralan ngayong gabi. Nagpapasalamat kami sapagkat lubos mong ipinakita sa amin kung ano ang kahihinatnan ng mabuti at ng masama. Salamat, Panginoon, sapagkat nakilala namin ang tungkol sa iyo mula sa iyong salita. Na siya nagtuturo sa amin ng pamakapamuhay ng matuwid at ang aming mga buhay ay hindi lamang maging tama, kundi laging itinatama sa mga pagkakataon na ito'y nagkakamali. Tulungan po kaming magbulay-bulay, mag-isip at mag-aral na yung salita upang masumpungan namin, Panginoon, na ito ay hindi lamang nagtatali sa amin, kundi ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na kalayaan upang makapamuhay kami na ikaw ang nilulubalhati. Dalangin namin, Panginoon, na sa gaya po ng salita mo na nagtuturo sa amin na ang matwid ay katulad ng itinanim sa mga siping ng agos ng tubig na nagbubunga sa kapanyang kapanahunan. Tulungan mo, Panginoon, na makita namin na ang mga buhay ay nagbubunga at nagbibigay ng magandang epekto sa paligid namin. Naalala namin na gagawin mo pong hindi lamang namin makita ang impluensya na po pwede namin gawin, kundi makita namin, Panginoon, na ang bunga ng aming paglilingkod ay mayroon at natitiyak namin ito ay makikita ng mga tao sa aming mga buhay at sa buhay nila na mayroong pagbabago. Salamat, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. Nagpapasalamat kami sapagkat ipinakita mo rin sa amin ang kahihinat na masama. Kung papanong ang paghatol sa kanila ay magiging tiyak. Alam namin, Panginoon, na kami ang tanging paraan upang ang kanilang pangangailangan ay matugunan. Gaya po ng sinasabi ng iyong bugtong na anak na ipinigay mo ang lahat ng kapangyarihan sa kanya at kami ay sinusugo niya upang gawing mga alagad ang mga tao. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ituturo mo sa amin ang patuloy ang kagandahan loob na ito. Ang patunay na ang tungkuling ito ay nasa aming mga balikat at kinakailangan namin maipagpatuloy. Ito po ang aming dalangin at dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.